kuya, no, siya po ang representative ng NASA sa atin ngayong hapon. Palakpakan po natin si Mr. Arias. Ang magandang hapon po sa ating lahat. Sa ngalan po ni Archbishop Orlando Teruna ng Archdiocese of Naima Caceres, siya rin yung chairman ng Episcopal Commission on Social Action, Justice and Peace, at sa aming executive director, executive secretary, Father Edwin Garinis. Malagod po kayo naming welcome sa aming BEC Development Center dito sa Bagatay. Ang NASA po or ang Episcopal Commission on Social Action, Justice and Peace ay siya inatalaga ng CBCP as the lead commission in initiating and implementing this celebration ng Year of the World. Kaya nga, lahat ang aming inimitahan ay mga social action centers. Simple yun ang aming network. But Sister Lydia explained to you a while ago that supposed to be ito ay catechical ministry ng Archdiocese of Manila, which is headed by Monsignor Jerry Santos. So, ginawa lang namin dahil sa aming plano po ang NCR, Southern Tagalog at Central Luzon ay magkasama sa aming groupings. Kaya po dito po ay nandito po yung taga Dumaca, taga Calapan, ano-ano na po tayo dito sa ating seminar ngayon, sa ating training ngayon. At nagkaroon tayo ng konting problema kasi yung aming reservation ay only more or less 100 participants. And we are more than 100 na ngayon. Kaya nagkaroon tayo ng problema sa ating mga rooms. Yun ang isa nating binibigyan ng remedy kung paano natin gagawin. So, kaya pasensya na po kung sa bawat kwarto po ay maging tag-aman. Bawat kwarto kasi hindi natin accommodate yung lahat kasi meron din naka-reserve for tomorrow yung mga students na yearly sila yung talagang parang soapy na soapy na dito so hindi natin pwede silang pwede paalisin hindi cancel yung ano kasi we just only book this training this January habang sila ay nakalang taon pa. So ito yung isa nating binibigyan ng solusyon. So pasensya na po, yung ibang ating mga participants ay nasa conference room. Doon na po sila matulog. So nagpabili yung ating manager dito ng bagong mga kagamitan sa pantulog yan. So anyway, ito po yung ating ano, dahil ito naman, parang po sa mga mahirap eh, mag-ano din tayo. Mukhang mahirap. Mahirap at isa, parang mahirap yung ating kapayon. Sa ano po, nakisuyo din yung aming manager dito na ako na rin din ang nagbigay ng orientation. Kunti lang naman, huwag kang magnakaw. Bawal ko magpitas ng mga kasi ano yung mga halaman dyan. Kung gusto nyo, kung meron kayong halaman na nagugustuhan, pakisabi ka ay na yung aming manigay. Yung mga ano dyan, mga organic plants. Yung ating kung wala tayong curfew, pero kailangan din kayong pag lumabas kayo, sabi mo yung guard para alam nila. Yung ating dinner o yung ating kainan meals ay 7 to 8 sa morning, 12 to 1 sa lunch, and 7 to 8 sa gabi.
wala na. Ganun lang. Yan lang ating rules. Pero bawal, ito pala, bawal manigarilyo sa kwarto. Bawal. So huwag kayo magnakaw manigarilyo sa kwarto. Yung mga iba, baka gusto pa ninyo, yung mga inyong kasamahan na gusto mag-attend ng training, mayroon tayo kasi this coming 23 to 25, mayroon tayong Alay Kapag launching sa Vigan, Nueva Segovia. And after the launching, mayroon din tayong training sila pa rin si Sister at si Monsignor on 26 and 27 sa Vigan. For those mga ibang diocese na gusto pa rin pagala ng kanilang mga team or facilitators. So yun. So, ulit, welcome and I hope that maging makabuluhan at marami tayong matutunan sa ating training to. Ito, limited tayo dahil yung sound system nga. Ito nga ay, itong dito ay talagang receiving ano to, hall. Hindi ito po. So, yun ang ating mga dilimang. So anyway, thank you and good afternoon.